Tuloy na ngayong buwan ang pagpapatupad sa mas mataas na premium contribution sa PhilHealth. Si Noel Talakay sa sentro ng balita live. Naomi, tataas ng 243 billion ang benefit allocation ng PhilHealth kung maipapatupad ang sa pagpapatupad ng 1% increase sa kanilang monthly contribution. Gagamitin para sa ma-improvement ng mga programa ng PhilHealth ang makukuhang increase mula sa kanilang monthly premium contribution. Sa isinagawang press conference kaniyang umaga ng health insurance ng bansa, sinabi ni Manuel R. Ledesma Jr., presidente ng chief at chief executive officer ng PhilHealth, ilan sa mga programa na mapupunduhan ng increase ay ang consulta program kung saan lahat ng mga Pilipino, may contribution man o wala, ay makaka-avail ng libreng laboratory test, gamot, konsultasyon mula sa mga public at PhilHealth accredited hospitals. Layon din anya nito na maipagpatuloy ang mga programa pangkalusugan na pakikinabangan ng mga Pilipino tulad na lang ng libreng dialysis at pagtulong sa may mga sakit na cancer. Iginiit ni Ledesma na kailangan sumunod sila sa kanilang mandato para hindi maantala ang mga programa ng PhilHealth at pagpatupad ng kanilang mandato para sa mga Pilipino alinsunod sa batas. Ipapatupad sa pagpapatupad ng 1% increase na premium contribution ng PhilHealth mula sa 4% premium contribution noong nakaraang taon, ngayon magiging 5% na ito. Ang 1% increase ay katumbas ng 100 pesos na dagdag sa monthly contribution ng kanilang mga miyembro. Actually po, usually kasi when we increase, it's at the beginning of the year, no? So, yes, tuloy na po. It has taken effect po already, no? So far, what are we, January? January 12 na po. Wala po kaming nare-receive na message or directive from Malacanang, no? So, we are just following the law po. We already administered and implemented the increase po. Naomi, sinabi naman ni Ledesma na kung sakaling ipahinto muna ito ng ni President Ferdinand Marcos Jr., sila naman ay susunod. Pero tiniyak na walang maantala ng mga programa ng PhilHealth at magtutuloy-tuloy ang kanilang programa pangkalusugan dahil stable naman ang kita ng PhilHealth. Naomi? Okay, maraming salamat, Noel Talakay.